Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang po ito. Good afternoon to our friends in media. Thank you for waiting. We're very sorry for the delay because we just came from a very important meeting. But nonetheless, thank you for being with us this afternoon. Magandang hapon po sa ating mga kasamahan sa Department of Labor and Employment na nasa iba't ibang rehiyon. Good afternoon also to my friends, mga kasamahan natin sa department na nasa iba't ibang post across the globe. Kamusta po kayong lahat? Ang hangad po namin mula dito sa Department of Labor sa pamumuno ng Secretary Bebe Dalio na nasa mabuti kayong kalagayan lahat free from COVID. Kaya we're happy to be back. We're streaming live again here from the Department of Labor and Employment. Ngayon po ay araw ng Miyerkules. Araw ng Miyerkules. May, anong May ba? May 24. Alright. Huh? May 25. Meron delay dito sa kalendaryo ng kasama natin. In a short while, we'll be joined by Administrator Hans Pakdak of the Overseas Workers Welfare Administration. But Before that, nais po nating bigyan ng konting update ang ating mga kababayan hinggil sa COVID situation muna. All right, COVID situation around the world, around the globe. Sa Israel, nananatili pong manageable o mababa kaso ng COVID doon at 2,480. Samantalang sa Taiwan, malungkot po dahil patuloy na tumataas, siso ang pagtaas sa Taiwan. From 100,000, 85,000. Yun po ang kaso ng COVID dyan sa Taiwan. Samantalang sa Malaysia, 1,544. Pinakahuling ulat po ng Taiwan, 82,435. This is relatively better than the previous record of about 100,000. Sa UAE, mababa pa rin po. 317 cases in the last 24 hours. Sensya na po kayo, hinihingal pa. Yan. Grabe. Okay. Alright. Samantalang, update naman po sa mga wage orders na na-issue na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. Umabot na po sa ilang bilang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 wage orders na po ang na-issue ng mga regional wage boards. Ito po yung summary. No? Yung NCR po, affirmed na po yan at na-publish. So ang effectivity ay June 4. Sa Region 1, ganun din po affirmed and published. Sa Region 2, Region 4B, Region 6, Region 12, and Region 13. Dalawang wage orders na issue ng Region 1, that is for formal sector workers at yung po kasang bahay. So that makes two wage orders. Ganun din po sa Region 2, dalawang wage orders. Sa Region 4B, dalawang wage orders. Sa Region 6, dalawang wage orders. Region 12, isa. Region 13, isa. Yung pong Region 12, affirmed na din po yung wage order ng Region 11. Pero hindi pa po yan napapublish. Okay. I just don't know if we have the figure ng magkano ang Region 7, meron na din pong na-issue na wage order that was late yesterday, Region 7, but we will provide you with details mia-mia lamang po. Okay. Ayan. So, karamihan po ng na-publish na wage orders will take effect first week of June. Ano po?
Dahil, yeah. Alright. Habang hinihintay po natin si Administrator Hans Akdak, nais po namin ibahagi sa inyo na sa June 12 po, isa pong napakalaking, isa pong malaking pagdiriwang ang pagdiriwang ng Independence Day. Pero magkakaroon po tayo ng napakalaking job fair. Nationwide po itong job fair na to. Ang main event po ng job fair na to ay lulunsad, idarawas sa Philippine Arena. June 12 po, linggo po yan sa Philippine Arena. So inaanyayahan po natin ang ating mga kababayan na mag-participate, lumahok sa job fair na yan. Initially, meron po mahigit na 35,000 na available vacancies. Subalit, about 189 na po yung employers na nag-signify ng willingness to participate. At inaasahan po natin na mas malaki pa ang bilang na magpapa-participate sa job fair na yan. Inaasahan po natin na hihigitan ang bilang na 153,000 na available jobs na meron tayo noong May 1. So, sa ating po mga kababayan, nice po namin kayong anyayaan na samantalahin ang pagkakataong ito for the available jobs na meron tayo sa nationwide job fair na gagawin po sa June 12, linggo po yan, sa okasyon ng pagdiriwang ng 124th Independence Day sa ating bansa. Nais ko lamang pong banggitin yung ilang mga lugar na kung saan ay gaganapin ang job fair, ano po, para po magabayan ang ating mga kababayan. Okay. Ang mga lugar po na kung saan ay daraos ang job fair ay sa NCR po, meron po dyan sa Robinson's Place, Manila, sa Ayala Mall, South Park, Muntinlupa, sa Parañaque City Sports Complex, at sa Robinson's Place Galleria sa Mandaluyong. Samantalang sa Region 1 po, ang job fair ay daraw sa Don Leopoldo Season Convention Center, dyan po sa Alaminos, Pangasinan, Union Christian College, San Fernando, La Union, Candon Civic Center, Candon City, Ilocos Sur, Nepo Mall, Dagupan, Pangasinan. At sa Region 2, yan po ay gaganapin sa Robinson's Tugigaraw. Sa Calabarzon po, sa SM Calamba, Calamba City, sa Laguna. Samantalang sa Mimaropa po, ang job fair, sa June 12, ay gaganapin sa City Mall, Calapan City, Oriental, Mindoro. Sa Region 5, ay gaganapin po yan sa Sorsogon Provincial Gymnasium. Sa Region 6 naman po, ang job fair ay gaganapin sa SM Bacolod, sa Bacolod City, Negros Occidental. Sa Region 7, ang job fair po ay gaganapin sa SM Trade Hall, SM City, Cebu, at sa Lamberto Macias Sports Complex sa Dumaguete City. Sa Region 8 naman po, sa Robinson's North, Tacloban City. At sa Region 9, ang job fair po ay gaganapin sa East Wing Ground Floor, KCC Mall, KCC Mall de Zamboanga sa Zamboanga City. At Region 10, sa second floor po ng Event Center, Limketkay Center sa Cagayan de Oro City. At Region 11 po sa NCC Mall, Buhangin, Davao City. Samantalang sa Region 12, sa Events and Convention Center, the third floor, KCC Mall, General Santos City. At sa Caraga, Robinson's Place, Butuan, Butuan City. So far po, meron po tayong 22 venue ng job fair. Madadagdaga pa po yan dahil pina-finalize pa ang venue ng job fair dyan po sa CAR, sa Cordillera Administrative Region. At ulitin ko po, ang main event, ang main venue ng ating job fair dyan po sa Philippine Arena dyan po sa Bocaue, Bulacan, na kung saan ay inanyayahan po na dumalo ang incoming
ang papasok po na incoming president and vice president, president, incoming president, Ferdinand Marcos Jr. at si vice incoming vice president Sara Duterte. Okay. So, yun pong mga kaibigan natin sa media, kayo po ay inaanyayan na samahan kami dito po sa malaking event na to sa job fair po sa June 12. Araw po yan ng Linggo sa Philippine Arena. Okay. At dahil ito pong kanina o kahapon na pabalita po na medyo may pagbabago po doon sa policy doon po sa pagtulong sa ating mga OFW, sa lalo na sa pag-transport sa kanila pagdating dito sa ating bayan. Kaya minarapat po nating makapiling ang pinuno ng Overseas Workers Welfare Administration na siya pong pangunahing nangangasiwa ng pagtulong sa ating po mga bumabalik na OFWs. Kasama po natin and good afternoon to our Administrator, Dear Administrator Leo Hans Pagdak. Good afternoon, Admin good Hans. Good afternoon, Director Rolly. Sa kayo? Okay lang po kayo po. Okay din. Ito bang bagong policy ng OWA, Admin Hans? Makakatulong ba ito para mabawasan ang stress mo o ano ba ang dahilan? ito naman ay bunsod ng mga developments with respect to the IATF pronouncement ng Alert Level 1 status pag no-normalize ng public transportation. Kasi sa ngayon, ang ginadanas natin, una, yung quota ng arrival sa NAIA lumawak na. Dati yung mga 1,500 arrivals. Pumapatak na ngayon ng mga 8 to 10,000 dumadating sa NAIA, no, every day. Okay. And ang napapansin namin, 90 to 95% of OFWs ang dumadating, lalo na yung fully vaccinated na wala ng quarantine requirement, diretso uwi na. May sarili na silang sasakyan, may sarili na silang transportation arrangement. So, in light of this, and yun nga, itong libreng hatid sa public transport natin is more of an emergency measure. Maybe it's time to suspend or to wrap up yung ating domestic transport operations for returning OFW. So yung sa PITX, yung chartered buses, and then yung chartered flights natin sa NAIA to sa Visayas at Mindanao, PITX at Luzon. So in light of this, ang anunsyo natin is yung transportation for returning overseas Filipino workers should be suspended effective June 1st, 2022. And ang exception dito, yung mga distressed OFWs, yung mga nasaktan o hindi naging magandang karanasan sa abroad, certify ng polo natin, o di kaya yung mga na mass repatriation ng polo o ng DFA, o di kaya yung nabigyan ng libreng ticket pa uwi ng DFA, ng DOLE o DFA dahil kailangan nga ng tulong pa uwi. Yun, sila itatransport pa natin sila pa uwi sa kanilang mga probinsya. Yung mga partially vaccinated or not fully vaccinated na kailangan mag-quarantina, itutuloy pa rin natin i-quarantina. Pero pag lumabas yung PCR test nila after a PCR test, after 5 days ng quarantine, pag negative, yung kanilang pag-uwi sa kanilang home provinces will already be at their expense. So, starting June 1st, 2022 ito. Ngayon, nakikita pa rin natin na may mga OFWs na baka kailangan pa rin ng urgent na tulong sa airport. So, meron pa tayong hotline na nakabukas, yung 1348 hotline. At yung ating airport counter, airport desk, sa mga dumadating, ay tutulong pa rin sa mga OFWs. Sino man OFWs na kailangan natin. And we are wrapping up this assistance program 2 years. 2 years, to this day. May 25. Day. Kasi kung naalala nyo, yung sabi ni Pangulong Duterte, within 1 week, ay pauwi niyo sila, yung 24,000 na naimbudo dito sa Metro Manila. That was May 25, 2020. So 2 years yun today, 2 year anniversary today. We have already fed, quarantined, and transported 1,023,000 return OFWs. Wow. In a span of 2 years. And in fact, nireward yung, parang yes. Nilala niyo yung pag 1 million. Yes, si Sec. Delio ay, by the way, we need to mention the full-fledged support ni Sec. Delio dito sa ating uwian na or hatid sa sundo effort. Of course, with the support of the President. No?
So si Sec Bello ay nandun. Sinalubong niya yung 999,999 passenger on OFW from Dubai and the 1 million return OFW na tinulungan natin as seafarer. Yeah. From galing siya from a European, a vessel that came from Europe. In the last 2 years ng operasyon nyo, Admin Hans, meron bang recollection? Ilan na ba yung, magkano yung kabuo na nagastos ng pangalaman? Okay. At the top of my head, mga hotel expenses natin around 20 billion. Wow. For the last 2 years. Ang transport is around 8 billion. 8 billion per transport. And then ang food less than a billion. But yun ang part of this is also yung cutting down on our costs. Mm-hmm. But this is not the main issue. Talagang the main issue is more or less new normal na tayo. Okay. And we already noticed nga that many OFWs are already availing of their own transport. Not because ayaw na natin, di ba? Para lang maklaro doon sa ating mga kababayan. Hindi naman sa ayaw natin. Kasi napapansin talaga natin na hindi na 95% hindi na nag-avail nitong free transport natin for the last 1.5 months. Mm-hmm. Yan na yung nagiging nakikita nating trend since nag-alert level 2, alert level 1 lalo na. So maybe it's high time na i-suspend na natin yung operations natin out of PITX and NIE. When we say suspend, ito yung full-blown operation. Pero yes, the assistance will remain. The assistance will remain. When I say suspend, yan yung 3,000 to 4,000 a day na inuuwi natin. Sa Luzon, Visayas, Mindanao. Kung Luzon, PITX, kung Visayas, Mindanao, NAIA ato. But you're right. Babalik na tayo dun sa mode natin na sa new, well, hindi babalik, but dun na tayo sa new normal mode natin na tutulungan na lang natin yung talagang nangangailangan ng tulong. Lalo na yung mga distressed OFW. Kasi, di ba, hindi natin mayaalis. Meron dyan mga darating na OFW. Bakit kami hindi maka-avail ng ganyan mga samantalang yung kapitbahay namin nung umuwi na ihatid pa sa ano. Nakahanda pa rin tayo, dear Rolly, lalo na dito sa unang buwan ng implementasyon, starting June 1st. Nakahanda naman tayo na tumulong pa rin. Hindi naman natin bibitawan sila. Lalo na yung mga hindi alam itong bagong patakaran na ito. So we would need the help of our friends in media para mapaalam sa ating mga kababayan, lalo na of course yung mga parating na OFWs na ito po, hindi sa inaayawan yung pagtulong, kundi merong sitwasyon na it looks like karamihan sa mga bumabalik ay hindi na kailangan. Kaya, yes, that's right. I think, hindi talaga inaayawan. And I think napatunayan na natin, di ba? Napasinayaan ni Sec Bello yung 2-year operation natin. So, napatunayan na natin na hindi natin inaatrasan. Kaya lang, baka nga napapanahon na. At yan din, Admin Hans, yung tinatanong na ating mga kaibigan sa media na parang, why all of a sudden, parang bigla na lang na merong ganyang pagbabago. I'm sure yan din ang gusto malaman nila Zen. Kanina pa, tsaka si Mayen ng Philippine Star. Okay. Kaya siguro, Admin, baka pwede natin bigyan daan. Sure. Hi Mayen, hi Zen. Nila, no? Zen, would you have some further questions of Admin? Sure, si Mayen muna. Hi Mayen, yes. Sorry. Asa ko muna kay Mayen. Beauty before age. Beauty before age. Sir, good afternoon po, Admin. Hi, Mayen. Follow-up ko na lang po kasi nabanggit na yung sa question nito, yung okay. Pero yung accommodation po, kamusta na? Magbibigay pa rin po ba tayo? Tapos, kung, sir, yung issue dati nung sa unpaid sa accommodations para sa mga OFWs, na-settle na po ba natin? Yes. Okay na yung sa unpaid bills natin. Nakapag dalawang tranche na ang DBM since that time. Na totaling around 4 billion. So we're thankful to the DBMK OIC Secretary Tina Kanda, of course, Sec Sunny Dominguez, the economic team, of course, the Office of the President, and Secretary Bello. So okay na yon, kasi di ba pababa na rin yung trend ng inaccommodate natin, kasi di ba around 90% of arriving OFWs vaccinated na.
So 90% hindi na natin ina-accommodate. So pababa na yung trend, pababa na yung mga bills natin. Ayan. Pangalawa, yes, kailangan pa rin natin i-accommodate yung mga unvaxxed, di ba? Unvaxxed or partially vaxxed or hindi nakapag-PCR test sa point of origin. Kailangan sila i-quarantine under IATF Resolution 159 and the rule is, as you know, on the fifth day of quarantine, they will be swab tested and if they are PCR negative, then they can go home. Ang kaibahan ngayon is, sa ngayon kasi, pag PCR nega from the hotel, we take them to PITX or NAIA 2 as the case may be, di ba? Ngayon, effective June 1, once PCR negative, nag-check out sila, sila nang bahala sa kanilang transport. Away. Kasi nga, as we said, ay bukas na ang public transport, number one. And number two, 95% of returning OFWs are already availing of their own transport arrangements. Kasi mas mabilis eh. Kasi di ba kung may sarili silang sundo doon na mismo sa hotel, hindi na sila kailangan sumabay doon sa grupo na sinasakay namin sa bus. Pagdating sa PITX, isasakay namin uli sa bus. O kaya sa airport, sa aeroplano, check-in, waiting time, sa departure area ng airport, mas mabilis eh, di ba? Kung if they arrange for their own transport. Sir, ano lang po kasi nabanggit nyo kanina kung magkano yung mga nagastos natin for the past 2 years. Naapektuhan po ba ang budget ng OWA? No, we have not been using, we're thankful, no? If you will recall, since June 2020, the president was concerned about using the OWA Trust Fund. So, pinag-utos niya to Secretary Bello and Secretary of DBM na magkaroon ng sariling pondo, yung aming Emergency Repatriation Fund, na usually merong 100 million budget a year, ay nagkaroon ng 7 to 8 billion peso budget a year. So, in fact, this year, it's 11.4 billion. So, we're very thankful to the Office of the President, to the members of Congress, Kinasec Bello, for all the budgetary support from the national government coffers. Hindi ito out of the OWA Trust Fund. The OWA Trust Fund natin sa ngayon stands at 18.3 billion. 18.3 billion. Thank you po, Admin. Thank you. Thank you, Mayan. Admin Hansi. Si Zen, nandiyan din. Zen, you have questions for Admin? Siguro sa akin, Admin, since mukhang itong mga umuuwi, hindi na ganun ka-problemado, tuloy pa rin ba? Itutuloy pa rin ba yung program for ACAP? Yung mga nangangailangan ng financial assistance? Okay. Status ng ACAP, di ba funded siya by Bayanihan 1 and 2? So, exhausted na yung Bayanihan 1 and 2 funds. This year, 250 million ang inilaan. And when that is exhausted, then we will need additional funding. And we're still hoping and praying na the Congress will grant additional funding dito sa ACAP program. Pero sa ngayon, nakasuspend ang DOLE ACAP. We suspended the reception of new applications since January. Eh, pero ilan po yung kailangan pa ng yun ang mga nakapending? Ang tansya ko kasi itong 250 million, ilan yan? Mga 25,000? Maybe at the very least, we need maybe around 300 million more. Okay. And then may reaction ba kayo rin, Admin, sa mga papasok na nakalihim, in particular sa Department of Migrant Workers, si Ma'am Toots Ople? Yes, of course. So we fully welcome the nomination of the incoming secretary by the presumptive president-elect, incoming secretary Toots Ople. It's a welcome development. She will have the full support of the OWA family, Secretary Toots. And then coming from a pandemic, anong sa tingin nyo ang dapat tutukan with regard to overseas workers in the coming years? Sa tingin ko, the first order of business is yung transition, right? Under the law creating the DMW, the first order of business is transition. And I think there is still the benefit of time, the next 6 months when SecTuts assumes can be devoted to a smooth and orderly transition. Yan ang exact word ng DMW law. There should be a smooth and orderly transition
of the absorbed agencies and the attached agencies such as OWA to the department. So bahagi niyan yung implementing rules and regulations, yung staffing pattern, and then yung budget for 2023 na kailangan isaayos para pagdating ng January 1, 2023, de meron ng fully functional na Department of Migrant Workers. Okay, and then until then, status quo muna, admin? Siguro, Zen, yung ganyang aspeto will be left to Sec. Bello and the incoming Secretary of Labor, Sec. Benny Laguesma. Also, our warmest congratulations and our fullest support to Sec. Benny. It's a welcome home for our good Sec. Benny. And yung pag-uusap nila with Sec. Toots. Incoming sector. So I think nasa level na yon yung aspeto ng weather status quo o ano yung mga kaganapan in the next few weeks and months. Mm-hmm. All right, thank you very much, admin. Maganda yung pag-stress mo doon sa smooth and orderly. Yes. Transition. Yeah. Yan ang talagang nakalagay sa batas. Yeah. Pero naapektuhan ba ang OWA nito itong recent na sa? Well, we are an attached agency and hindi rin kami bahagi sa transition committee for policy and program coordination purposes. Ang nature of the attachment of the OWA to the Department of Migrant Work. Admin, kasama rin natin si Tristan ng CNN Philippines. Baka may tanong si Tristan. Tristan, magandang hapon. Hi, Tristan. Tristan? Ah, si Tristan. Si Faith. Faith Del Mundo ng TV5. Hi, Faith. Do you have questions for Admin Hans? Hi, sir. Good afternoon po. Hi, Faith. Pero, sir, pwede pong sa inyo, sa DOLE po yung i-ask lang po muna, sir? Or later na po yun? Kaya ko ba sagutin? And then with regards lang po dun, sir, sa minention nyo lang kanina na yung sinabi nyo po, meron po tayo noong June 12 na job fair nationwide. Yung sa Philippines, yes. Opo. I-clarify ko lang yun, sir. Ano po yun, sir? Pwede po yun for walk-in or kailangan po yun by meron pa rin pong registration yung mga pupunta po dun and meron po bang mga ano pang requirements like, di ba po yung for, syempre meron pa rin pandemic po ngayon. Yeah, pwede naman yung walk-in, kaya lang, alam mo yun. Maganda kasi nung pre-registration para ma-facilitate yung mas mabilis na ano na application. Kasi pag pre-registration, at least makikita na kung ano yung kulang o ano yung kompleto na requirements. As to the requirements, of course, that's the traditional requirements sa job fair na hinihingi ng sa job requirements na hinihingi ng mga employers, no? Yung resume, yung credentials, etc. Yung work experience, mga ganun. So, yun lang man, basically, ang kailangan may prepare ng job seeker para siya mabilis na makakuha ng trabaho. And of course, dapat, yung hahanapin niya, yung pupuntahan niyang employer doon sa job fair, yung kung saan fit yung kanyang kakayanan. Hindi yung pupunta siya kung saan sala. Nagbabaka sakali na pwede siya. Di ba? Dapat sigurado siya ano yung kanyang kakayanan, anong kanyang karanasan para pagpunta niya, kung limang kailangan ay sales representative or cashier, dapat meron siyang karanasan sa pagiging cashier or sales representative. Opo. Something like that. Yes, sir. Thank you, sir. Sir, meron po kasi ako other matters. So, later na lang po ito? Hindi po yeah, please. Okay, later na lang po. Thank ano you. Muna si Admin Hans? Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Okay lang. Okay. Kasama natin si Kathleen. Kathleen is new in this one. Kathleen ang inquirer. Kathleen, si Kathleen De Villa. Hi, Kathleen. Kathleen? Admin kasi medyo na late tayo. Medyo matagal yung waiting time. Oh, kaibigan natin. Pasensya na. I'm sure they will understand naman na we came from a meeting that's why. Si Lynn Bacani ng Marino World. Baka meron siya dun. Lynn? Kasi Lynn.
Yes, sir. Good afternoon po, admin and director. Yes, question ko lang po dun sa of the more than 1 million no, na natulungan po ng natin sa transportation and accommodation. Ilan po dun yung sa sea base natin? Okay, rough estimate lang, Lynn, around 300,000. Okay. Maybe abot ng mga 400,000. Yung sa accommodation and ano po, kasama na po doon yung sa support data, no? Pati yung sa transpo, or yung ibang mining agencies, they also provided noon. No, hindi kasama doon yung provided by the mining agency. Basta yung na-accommodate natin at na-transport natin. And binayaran natin ng hotel, binayaran ng bus o eroplano, binayaran ng pagkain, yun. Sir, yung sa Ukraine po ba, meron pa po ba tayong mga seafarers na nire-repatriate from the war zone? Meron pa po mga nare-report? Di ba we started with around 320? We're so thankful. Sec Bello asked us to coordinate with the DFA and the licensed mining agencies. And we're so thankful to the team of Sec Locsin and the licensed mining agency. Kasi napauwi nila ang bulto ng mga seafarers na stranded in ports in southern Ukraine. They're home, no? At nabigyan natin sila ng assistance na, no? Pag-uwi nila. May naiwan doon mahigit kumulang mga 10. And nung Easter Sunday, ay naka-zoom namin sila ni DA Arnel Ignacio. Binati lang namin, kinamusta namin sila. And they're all in good spirits. They really asked to stay behind, but still we're convincing them to go home. Kasi I think they now have the task of manning the ships that are still docked out there. So, but we're still hoping na sila ay makauwi at the soonest possible time. But out of 320, mga 10 na lang ang naiwan. Sir, I understand po itong question ko kasi actually pang POEA to, no? Pero baka pwedeng masagot din kasi it's about statistics naman eh. Medyo nahirapan lang ako kumuha ng stats sa kanila. I really need the statistics, no? Yung sa deployment po ba natin, mga ilan na po yung sa sea base 2021 and itong earlier 2022, continuous po ba, pataas po ba yan, sir? Are you asking me about the general stats, Lynn? Yes, sir. Okay. Sorry ha, baka kasi alam ko na, kasi nahihirapan ako sa POEA. Hindi na ako POEA. Nag-i-email ako, hindi ako sinasagot. But okay, ito yung nabinig ko kay Admin Bernard. Nagkasama kami sa isang forum maybe 4 months ago. And nadinig ko na pataas ang trend sa sea base. In fact, yung sea base, di ba, end of 2020 pa lang umaakyat na. Yes, sir. Kasi ano na tayong yun, 2022. Sana makapaglabas na rin tayo ng 2021 so that mas klaro po, even sa international community, na mapipresent natin what's the real status. And I'm so, sure meron na yan. Meron na yan din. I will just have to coordinate with the POEA on that. Thank you po. Thank you. Okay. Thank you, Lynn. Admin, meron na ipa-follow up dito sa ating FB. Hinggil naman daw dun sa ayuda para doon sa mga kababayan na naipit pa sa Sri Lanka. Ah, okay. Meron na daw kayong initial na ginagawa. Okay. Ano ba ang status nito? Okay, we've coordinated with the OMWA. And right now, dinedetermine pa yung eksaktong bilang ng mga OFWs na nangangailangan ng tulong doon. Usually, like yung nangyari recently dito sa lockdown to Shanghai, to China, we are given a list of those who need help. And then we sent funds, no? Based on the directive of Secretary Bello also. So the same will apply here in Sri Lanka. So we're just awaiting the list of those who need help, and we will coordinate with the DFA and the post on this matter. So for me, kung halintulad niya ng nakaraang issue at mukhang ito rin ang kailangan dito ngayon, yung basic commodity and then repatriation. So I'm just not sure kung at this stage ay kinakailangan ng immediate repatriation. But what is sure is we're finding out with the DFA kung sinong kailangan ng basic ayuda, basic needs, basic necessities on the ground. So we don't have yet the numbers? Not yet. We're coordinating with the DFA. Of course, we know that there are around 700 Filipinos in Sri Lanka. We're just getting the exact
hindi usually naman hindi yan yung exact number na hihingi ng tulong. So we're just coordinating with the DFA along those lines. Okay. May pahabol si Sen, admin, yung exact date daw ng suspension ng repatriation program. June 1. Sino yung nagtanong? Si Sen po. Si Sen. June 1, 2022. Sen. Yeah. Yun yung effectivity, Sen. No? So we still have time and we need your assistance, we need your help to inform our kababayan. Yes. Yes, so essentially they will have to arrange for their own transport effective June 1. Yeah. For those who have not yet arranged for their transport. Kasi yun nga sabi ko kanina, 95% ay pagdating sa airport may sumusundo na eh. Ready na sila. Okay. Alright. Wala na tayong ibang magtatanong na magkasama sa media. Admin, wala nang magtatanong kaya salamat. Baka meron ka pang mensahe sa ating mga kababayan lalo na yung mag-expect ta. go ahead, admin. Siguro dalawang bagay na lang siguro. Una, yung group livelihood program natin na pinopromote pa rin natin. Higit kumulang mga 500 grupo na nang nabiyayaan. This is a 100,000 peso to 1 million peso grant. Bigay ito ha. Mm-hmm. Sa mga OFWs, lalo na yung apektado ng COVID, who band together and form a business. So, alam mo, isang araw, si SEC nandun sa Quezon City Hall at maybe mga 7-8 months ago, hindi naman nung sa araw. At nagmahagi siya nung grant natin sa isang OFW group na nagtayo ng tarpaulin business. Mm-hmm. Bago pa ito nung eleksyon, kaya sabi nila baka makikita yung tarpaulin business sa panahon ng eleksyon. So, that's just an example. So, please, further details, owa.gov.ph, yung Tulong Puso Group Livelihood Program. And lastly, yung 1348 hotline natin. 1348 pong hotline natin, OFWs and OFW families, kung ano man pang tulong kailangan ninyo, tutugunan po natin. Yung Tulong Puso admin, basta umuwi na mga OFW na nangailangan at form ng group. Ilan ba ang miyembro ng group? Minimum. I know minimum of 5. Eh. Minimum of 5. Yung laki ng grant depende sa size ng negosyo, ng size ng grupo. Okay. So, yan mga kasama, mga kaibigan, friends and media. June 1, effective na po yung paghinto ng, hindi lang paghinto, suspension. Suspend. Mali. Suspension. Kasi posibleng bumalik, but not on wood, di ba? Yeah. Na hindi na bumalik. Alright. Ang surge. Thank you very much, Administrator. Leo Hans Katdak ng Overseas Workers Welfare Administration. We're very happy to have you back. And we hope happy to be here. To invite you again sometime in the future. Pag meron pa tayo mga magagandang usapin na kailangan pag-usapan at paabot sa ating mga kababayang OFW. That much time we have this afternoon. Maraming salamat po sa ating mga kababayan. At again po, nais namin ulitin yung aming paanyaya for the June 12 nationwide job fair. Ang main event po ay dyan po sa Philippine Arena. So we hope to have more number of job vacancies kaya yung po ating mga kababayan. Please take advantage of this opportunity para po magkatrabaho at tiyaki na nakahanda kayo sa anumang kakayanan na meron kayo, yung po ang hanapin ninyong vacancy para po sigurado kayo ma-hire on the spot. So sa pangalan po ng Department of Labor and Employment at sa pangalan, again, thank you very much. Salamat. Thank you very much. Sa ngalan po ng Department of Labor and Employment, sa ngalan po ni Secretary Bebet Bello, maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang hapon. Salamat. Thank you.